Okay, next. Ito yung tinatawag at naririnig natin sa lahat ng balita. Ito yung temporary restraining order o yung TRO. Yung mga abogado, fiscal, ang tawag rito is injunction. Una ko itong narinig kay Pastor Sembrano. Yung TRO or injunction, nung college ako. Para ang lesson namin nun is ELRT, parang in-explain niya na kung meron kang ganito sa taxation, is may mga ganun. Kasi sa taxation law, kapag meron kang action, piniprevent yun ng temporary restraining order. So, ito yung isa sa mga diniskas sa amin ni Pastor Sembrano nung nag-aaral ako. Pero itong temporary restraining order or injunction, a document issued before trial that forces or prevents an action for a specified time frame. So, ibig sabihin, kung gusto mong mapahinto yung implementation ng isang bagay, kukuha ka ng temporary restraining order. Kagaya nung no contact apprehension program o yung NCAP ng MMDA, hindi ba't nakakuha ng TRO yung mga ayaw doon? So pinapahinto yun, hindi lang natin alam kung gaano katagal, kasi may mga TRO na for 30 days or 1 year or kung depende sa sasabihin ng korte. Actually, RTC, Court of Appeals at saka Supreme Court ang pwedeng mag-issue ng temporary restraining order. At hindi natin alam kung gaano katagal, 30 days, 40, 50, o minsan taon. Usually kasi yung narinig natin is 30 to 90 days lang. Mga 1 month to 3 months lang yung TRO. So yun. Kapag meron kang ayaw na i-implement, diba sila, meron silang ayaw sa MMDA, yung no contact apprehension program, nakakuha ng TRO yung may ayaw doon para ipahinto o pansamantalang ihinto yung implementation nun. So, yun yung temporary restraining order. Kasi, alam nyo naman yan. Kasi, problema kasi rito sa atin, medyo may kabagalan yung proseso ng ano. Kasi, mga korte natin dito sa Pilipinas ang magde-determine kung yan ba constitutional and lawful. Yun yung may kabagalan. Matagal nilang i-determine, matagal nilang pag-aralan kung yan ba constitutional and lawful para sa mga Pilipino. So, yun yung nalaman natin ngayon, temporary restraining order. Siguro, yun lang naman ang kailangan nating malaman, yung mga nabanggit ko about sa batas. Hindi na siguro tayo dapat magano, pag narinig natin yan, alam na natin. So, yun lang naman yung kailangan natin. Kasi yung rate of amparo is, ayun, kakaano ko lang, yung rate of amparo, yung kapoblog ko kanina is the same thing as temporary, rate of amparo is the same thing as temporary protection order. Diba? Or minsan, yung sinasabi nila na hindi ka pwedeng lumapit with 30 feet o 30 meters na malapit sa tao na to. Hindi ka pwedeng 30 meters yung layo mo sa tao na to. Hindi ka pwedeng 30 meters na ganun kalayo o ganun kalapit. Ganun yung protection order. Yun yung writ of amparo na sinasabi. Pagka inisyuhan ka ng writ of amparo, hindi mo pwedeng lapitan yung tao. May specified na distance. So, kailangan malayo ka. Pag sinabing 30 meters, hindi ka pwede. So, basically, malayo ka kasi may specified na distance . Kasi pag ginawa mo yun, pwede ka makasuhan. Makakadagdag yun sa kaso. So, yun yung mga kailangan nating, basically, kailangan nating malaman as non-lawyers. Siguro kung meron pang iba, itatakal na lang natin sa susunod. Pero yung ito yung mga basic siguro. Yung mga nabanggit ko. So, yun lang po.